kwento sa likod ng mga istorya, kikilalanin natin ang mga personalidad at paninindigan ng bawat panauhin. Magbibigay din tayo ng pag-unawa sa bawat issue na mahalaga sa lipunan. Ako po si Salvador Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Maraming suliranin ang bumabagabag sa damdamin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang presyo ng elektrisidad. Hindi natin malaman kung anong magandang solusyon. Itutuloy ba natin ang paggamit ng fuel, ng oil, na alam naman natin, limitado ang mga sources nito. Gamitin ba natin ang solars? Punta kaya tayo sa nuclear energy. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, pag-uusapan natin to at magiging panauhin natin ang isang nuclear energy advocate with passion and dedication sa katauhan ni Congressman Mark Cuanco ng Pangasinan. Mabalik po ang Counterpoint. Sa pinakabagong season ng moments, siguradong mas maraming tawanan, kulitan, iyakan at chikahan ang inyong mapapanood. Kasama pa rin ang walang kakupas-kupas, walang iba, Mommy Gladys Reyes Someru. Abangan ang lahat ng yan sa Moments. For business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Ang morning show na always nagbibigay ng ngiti at saya sa bawat kada all over the world. Tara na't ma-inspire at ma-amaze sa kwento ng mga bawat kada na nagwagi sa anumang hamon at pagsubok ng buhay. Itago na mga remote control at tumambay lang dito sa paborito niyong barkada sa umaga ang Kada Umaga! Dahil kayo ang bida dito. Better understand the situation we are in and how do we go from here. Let us welcome Congressman Mark Cuanco of Pangasinan. Thank you, Attorney Sal, for inviting me to your show Counterpoint. Yes. I'm so happy to be here to be able to shed light on nuclear power. Welcome. Meron pa ba tayong solusyon, Congressman Mark, dito sa energy situation natin?
Alam niyo po, attorney, nabigyan na ang lahat ng ibang tao ng 36 years humanap ng subukan ng lahat ng ibang klaseng solusyon para dito sa ating energy. Ang hindi na lang nasusubukan natin is nuclear power. Ngayon, ang nuclear po, kaya may magic po siya. At sasabihin ko magic kasi magic. Hindi madaling matanggap ng tao ang kabutihan niya. Sa napakaliit na amount o quantity ng fuel, ay napakalaking naililikhang kuryente. Mm-hmm. At yun ang susi kung bakit po siya napakamura. Ang kanya, ang energy density ng uranium ay millions of times larger than yung pinakamatinding fossil fuels like gasoline, diesel, coal. So, yung isa ay yung fossil fuels na ini-import natin ngayon, binibili natin from abroad, barko-barko po yan, no? So, sa isang plantang kasing laki ng ating BNPP, kailangan nyo po ng 51 barko bawat 18 buwan. Kung nuclear po, isang jeepney, isang beses sa loob ng 18 buwan. Teka muna, Congressman Mark, can you explain to me, ano ba itong concept ng nuclear para maintindihan tayo ng mga nanonood? Pagkapag coal po, pagkapag fossil fuels, okay, meron po tayong panggatong. Sisindihan po natin yon, masusunog yon. Yung carbon, yung hydrogen, magkocombine po sa oxygen sa hangin, magiging CO2 at maglilikha ng maraming init. Okay. Yung init po, gagamitin natin pangkulo ng tubig at yung kumukulong tubig, yung steam po nun, magkaka-pressure po yon, parang pressure cooker, yung ginagamit sa bahay, yun po ang magpapaikot sa turbina. Doon po sa nuclear, wala pong nasusunog. Yung fissionable na fuel, dahil doon pinaglapit po natin sa loob po ng isang moderator, tubig, kusang umiinit. Wala pong waste product, basta lumilikha na lang ng init, parang magic po. Yun ang diferensyang malaki. Paano ka naman nagsimula sa advocacy mo ng nuclear? Noong 2007 po, okay, ako po ang naatasan bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriations, magdepensa po ng budget ng Department of Finance. Okay. And noong August noong taon na yon, nasabi po sa akin ng mga katulong ko na taga DOF, ang sabi sa akin, Congressman, alam nyo ba na ang utang natin sa BNPP ay 100% bayad na? Sabi ko, magkano yung utang na yan? $2.12 billion. $1,421,000,000 was capital and $699,000,000 was interest. Kung umandar po sana yung BNPP noong 1986, yung $699,000,000 po, hindi po natin dapat nabayaran yan out of pocket. Nanggaling po sana yan sa operation ng ating BNPP. Ang kasabay po ng ating BNPP, yung kambal niyang kapatid sa Korea, yung Cory 2 Nuclear Power Plant, mas mura po. $1,050,000,000. $1.05 billion. And i-explain ko bakit, okay, may difference. Nabayaran po nila yan sa loob ng 6 na taon ng pag-andar. At yun po, nung natapos ng mabayaran, yung mga kita po nun, yun ang ginamit ng Korea pambili ng pangatlo, pang-apat. Hanggang sa ngayon, 24 na ang kanilang nuclear power plant. Samantalang tayo. Tayo, na-stock up tayo doon sa isa. Tapos, lumaki ang interest. Puro tayo debate. Hanggang ngayon, di pa po tumakbo. Yung tatlong kambal na kapatid ng BNPP sa mundo, lahat po tumatakbo. Award winner sa uptime and reliability. Ilan taon na ba yan? Yung atin po is 36. 36 from ready po yan umandar noong 1985. Ngunit nung panahon po na yon, nagli-lead up po tayo sa snap election, kung matandaan nyo po, yes, nakialam mga Amerikano sa atin, no? Mas napaboran yata nila
yung kalaban ni Marcos. And so, gumawa ng delaying tactics. No? Si Marcos naman, imbis na pandarin na niya, namulitika. So, mababasa niyo po yan sa memoirs ni dating Energy Minister Jeronimo Velasco. Nakalagay doon, kinikwento niya kung paano siya nakikipag-argue kay Presidente, si dating Presidente Marcos, na paandarin na. Hindi umandar, na-delay, inabutan ng Pebrero 1986, and the rest is history. But hindi may kakaila na hindi popular ang energy? Nuclear energy. Nuclear energy. Dahil po inabutan yan ng protesta sa Amerika na tumutol sa nuclear power, yung mga flower power po nung panahon na yon, no? Yung mga hippie-hippie. That's right. Oh. No? So, sumabit po dyan. Pero kung sana napaandar yan 1985 pa, ay iba po ang sitwasyon natin ngayon sa economically. Wala po tayong krisis sana ng mataas na presyo ng kuryente ngayon. Siguro 1/4 lang ang presyo ng ating kuryente ngayon compared sa, kasi dumoble po over the last month ang ating kuryente, no? Sa pag-taas ng... Kano ba per kilowatt ngayon? Sa Dagupan po, 24. No? Sa Zamboanga, lagpas 20 pesos, no? Sa Pangasinan, nasa 14.77. 14? Congressman Mark, how true or how false is the perception that there is danger in nuclear energy? Yung lethality ng energy sources. So, meron po dyan yung pinaka-delikado sa kalusugan ng tao, yung coal, dahil sa pollution. So, umiiksi ang buhay ng tao sa coal. Maaga siyang namamatay. Okay. Yung pinaka-ligtas is nuclear power. Mas ligtas pa siya kaysa sa wind and solar. Ang implikasyon po... Bakit? Why is it that? Kasi may marami pong miniminang mineral para gawin po yung wind and solar. So, pollution, no? May nalalaglag po sa bubong. Pag kinakabit po yan, may nasusunog pong bahay. Nagsho-short po yan. Mm. Diba? May, ganun din po sa wind turbines, no? Now, Congressman Mark, may binanggit ka kanina yung presyo. Presyo ng coal. Yes po. Kung ikukumpara mo sa nuclear at saka sa solar, paano ang... Sa isang kilowatt hour po ng kuryente, kung nuclear po yan, 55 centavos. 55 centavos? Right, yung fuel, no? Okay. Kung coal po yan sa presyo ngayon, lagpas 10 piso po yan. Baka 14 pesos, no? 20 to 25 is to 1 ang diferensya ng presyo. Akala ng tao mali porsyento lang, hindi po multiples na mas mura ang nuclear. Yun po ang magic ng nuclear na hindi naintindihan ng taong bayan. Ano mga bansa ang meron nito? 33 ang 32. Bansa po meron po dito. Ang pinakamalaki, ang Amerika. Nasa mga 94 po ang tumatakbong nuclear plant sa Amerika. Ang ating BNPP po ay mas bago sa 65 to 70% nung 94 na yon. Dahil siya po ay na-construct sa tail end nung unang nuclear era. Mm-hmm. Kung ang Amerikano, walang problema magpatakbo ng 60 plus nuclear plants that are much older than BNPP, ano ba ang problema natin? Di ko po maintindihan. UK, meron. Finland, meron. Japan, 54. Nangyari po ang Fukushima sa kanila. Ngayon, pinaglalaban ng Japanese government na paandarin na lahat dahil dito sa krisis ng energy. Mataas ng presyo ng fossil fuels. Ang China po, 53 na, linagpasan na po nila ang France. Sa number of, France is about 50 plus also. By 2028, they will pass the United States 100 plus nuclear plants. And by 2050, they will have over 400 nuclear plants. And we are still talking about our nuclear plant. Nauna po tayo sa ASEAN, sa Asia. Dapat po tayo ang nangunguna sa Asia, hindi tayo kulelat katulad ngayon.
si Presidente Duterte, gusto yan eh. Na ipresenta ba sa kanya lahat itong mga kinikwento mo sa amin? Matagal po akong gustong makausap siya nung presidente siya at nakausap ko nung patapos na po ang kanyang presidency. Ang feeling ko, kulang ang sense of urgency ng DOE. Approve sila ng approve ng mga fossil fuel projects kasi alam nilang may darating na krisis. No? Pero ito na nga, we are reaping what we planted during that time. Kulang talaga. And kahit meron, kahit may fossil fuel plant, mahal ang panggatong ngayon eh. Kaya inevitable na ganito ang presyo ng kuryente dahil wala tayong murang alternatibo. Likas na mura. Likas na malinis. Right? Likas na reliable. May malinis tayo, hindi naman reliable. Yung wind and solar. Pag walang araw, wala. Pag walang hangin, wala. So mura na, malinis pa, maaasahan pa. Exactly. Nawang tanong ngayon. Ngayon, alin energy source ang may kombinasyon ng ganyang mga katangian? Nuclear. That's it. It's unique. Ang tanong ngayon. Kilalanin po natin yan. Naiiba siya. Ang tanong, Congressman Mark, sinimula ng nuclear energy sa panahon ng dating Presidente Marcos. Yes po. Sa tingin mo ba, ito'y magtatapos sa magandang kinabukasan sa panahon ng isang Marcos ulit? Nasa sa determinasyon ng ating Presidente ngayon. Ano? Kasi ang kampanya niya po, unity. Kaya ayaw niyang sabihin, gawin yan. We've had a nuclear plant for 36 years. We've had crisis. From 1986 till today, hindi na natapos yung electricity supply crisis, brownout years. Di naman dapat nangyari yan kung umandari ang BNPP. Dito naman sa punto por punto segment natin, Congressman Mark, meron kang mga sasagutin ng mga controversial na issue. Okay. Ipapakita namin yan sa screen at okay mag-react ka. Yes po. Kung ano. Okay. Nuclear's not the answer. Greenpeace po yan. Ang Greenpeace po ay nagbebenta ng green coal, ay green gas sa Europe. Dinalagyan nila ng wala pang 1% na biogas ang gas na ini-import sa Russia. At because of that, nabibigyan ng Russia ng malaking kontribusyon ng Greenpeace. Ang kalaban po ng gas at coal sa mundo is isa lang po ang pwedeng pumalit sa kanila, nuclear. Right? Gustong-gusto ng gas at coal ang wind and solar dahil kailangan nila ng fossil fuels for backup. Mm-hmm. Punta natin yung pangalawa. Yeah. Ay, hindi po. Lalo na ngayon. Like I said, kasi bayad na yan nung August 2007 pa. Natapos doon. Pag-aari po natin yan. 2007 pa, yes. Matagal na. Ito po, no? Gumagastos po tayo ng 50 million pesos a year to maintain it. To maintain. Million, ha? 50 million pesos? A year, okay. Pag umandar po yan, kada araw, bawi mo yung 50 million. Ah. Yes, so yung 36 years, siguro 2 buwan, bawi mo na lahat yung maintenance mo for the last 36 years. No? So, ganun po kalaki ang diferensya po niyan. Ito po, for every 1,000 megawatts of nuclear power we have, makakaiwas po tayo sa importasyon nung mura pa ang coal, $600 million. Wow. A year. Ngayon na mahal na ang coal, abot na ng $1 billion a year ang ating maiiwasang importasyon. Kung nuclear po, $20 million. Alagi po ng diferensya. Dapat dun pa lang mamulat na yung mata nila. Okay. Mukhang napakainit na ng ating talakayan. Let's pause for a break. At sa pagbabalik po ng Counterpoint, pupunta naman po natin ang private life mo with your permission. Hindi po ako magaling dyan. Babalik po ang Counterpoint.
This Sunday on Moments, hindi lang artista, host, entrepreneur, chef, kundi wushu athlete din ang makakakwentuhan natin ngayong linggo. Tutok na sa Moments dahil marami akong ichichika sa inyo tungkol sa buhay ko in and out of showbiz. Kita-kits tayo mga ka-moments every Sunday at 4 to 5 p.m. Dito lang sa Net 25. Tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. So sporty naman! Talagang batang dagat! Ay, ang aliwalas naman talaga. May struggle din, di ba? Ang tingin sa'yo, hindi ka marunong umarte. Isang araw, titingalain din ako. Naku, may mga kwento sa kanilang dalawa ni Sanjo Marudo. Totoo ba? Galing sa nanay. Mulat sila sa buhay ng may kaya. Binalanse ko pag ito lang alam ng mga bata, hindi mo maiwasan. Iba yung tingin nila sa mga mahirap. Ayokong mangyari yon, kasi ako yon. This portion is brought to you by Arlex Trading and Construction Supplies. Congressman Mark, I can see how passionate you are with the use of nuclear energy. Ang tanong ko ngayon, saan ba nagsimula ito? Itong interest ng intense? Alam nyo, attorney, nung bata ako, ang ka-breakfast ko, ka-lunch ko, ka-dinner ko, mga inhinyero sa Northern Cement. Ah, okay. Right? Ang hilig ko sa machine shop, ang hilig ko sa makina, ganun din yung lolo ko. Mm-hmm. So, na siguro may uwido ako sa things mechanical. So, may interest ako. Mm-hmm. When I was in the United States in exile after 1986, we lived in Long Beach, California, and we would drive sometimes to San Diego. And I would see the San Onofre Nuclear Power Station along the highway. And no smoke, no dust, no trucks delivering fuel, just running silently, right? So I was in there. And then 2007, I was defending DOF. And if you remember, nagkaroon po ng argumento si PGMA at saka si dating DOE Secretary Angelo Reyes. Okay. Ang sinasabi ni Angelo Reyes, ma'am, kakapusin tayo ng kuryente, nagagalit si GMA. Hindi tayo kakapusin. Kasi nakwenta ni PGMA, lahat ng capacity, hindi niya linagyan ng capacity factor. So mali, medyo may konting mali ang pagkwenta. So, yun po. I said, bayad na ito. Pag-aari na natin, may krisis na darating na kuryente, bayad din natin pag-aralan kung dapat panda rin ito. Ganun kasimple po. Ganun kasimple. Kung hindi ka naging politiko, Congressman Mark, ano sanang landas tinahak mo? I was in manufacturing po. Nagmamanufacture ako ng automotive parts nung araw. Alam ng lahat na ikaw ay anak ni Danding Kuwangko. Yes. Ngayon ang tanong ko sa iyo. Nakuha ko po yung passion niya for industry and agriculture. But how was it growing up with the boss man? Makinig ka lang. Marami kang matututunan eh. Stuff you'll never learn in college. Uh-huh. No? So, by osmosis, di ba? Mm-hmm. Marami akong napulot sa kanya. Marami akong napulot sa mga taong nakapalibot sa kanya who were always technocrats. Anong naging advice sa'yo ng dad mo sa politika? Mahalin ang tao. Mm-hmm. And example po niya, aga pa, alas 6 ng umaga, nagkakapi na yan sa front door namin. Isang pila ng tao doon ang gustong kumausap sa kanya, no? So, when he asked for help, he always tries to go out of his way. So, nakuha ko rin yun. Nakuha ko yung sense ng ganun. When did the friendship start with the late President Marcos? During a party held by then President Diosdado Macapagal in the ballroom of Malacañang, he was recognized as a local political leader in Tarlac. Doon po sila nag-strike ng friendship. Kung hindi ko nagkakamali, hindi kayo nagkakalayo ng edad ni Presidente Marcos Jr. Ang tanong ko sa iyo... Mas matanda po siya ng 1 month. Oh, yun na nga. So hindi kayo nagkakalayo. Yes po. And since magkakaibigan ng pamilya, naging barkada ba kayo? Hindi po.
Hindi. Iba ang circles niya, iba po yung circles. So, pero magkaibigan po kami. Acquaintance, no? But not... well, we have a very strong common thread in life, and that was our exile in 1986. Bit-bit ko po ang aking 1 year and 2-month-old daughter and a 2-month-old daughter. Bigla po kaming natapon sa ganyan, na kami mismo. Wala po kaming pasaporte, no? Wala po kaming pera. When we arrived at Guam, nag-contribute pa yung mga Filipino community doon para sa mga underwear po namin, sabon, shampoo. Kasi tatlong araw na po kami hindi naliligo. So, yun po. Alam ko na as a kawangko, related ka dun kay Mrs. Cory Aquino. Yes po. Si... kumusta naman ang relasyon mo sa mga Aquinos? Nung tumakbo po si Pinoy, okay, ginusto po ng aking ama na magkaroon ng kapayapaan sa pamilya. Kaya sinuportahan po si President Pinoy. No? So... my father has always, his favorite uncle was Don Pedro, the father of Cory. Nung panahon ni dating Presidente Marcos, yung matanda, he would go out of his way to help them if they needed to be escorted to the airport or what. He would go out of his way to help them in any way he could. So wala namang conflict na between you and... Meron po kasi may conflict on ideology. My father... Hanggang ngayon? O hindi na? Yes, in a way, no? Because my father never betrayed President Marcos and was loyal all these years. I think he's one of the most loyal associates of Marcos. No? So we did not make a deal with the PCGG. We suffered the consequences of that. We won in the courts the hard way. There was no arreglo there because my father saw FM as a mentor. So he was enamored with Marcos' vision for the Philippines. Yun ang nakita ko. Congressman Mark, tell us about your wife, your children. Di ba ang asawa mo si Marites? No, my wife is Carmen Schultz. Ah, Marites pala yung Marites. Marites, no. Chismis. Yes. Marites kasi is chismis eh. No, actually, Kimi pinapatawa Schultz. Kita eh. Kimi Schultz, no? Ah. Kimi Schultz, and we have 3 children. The eldest one is a Stanford graduate, wow, an engineer, babae. Aba? Oh. And my second one is a graduate sa Santa Clara in the States. Then nung umuwi dito, nag-enroll sa UST, doctor po siya. Oh. And then yung youngest ko is a UP College of... graduate din po sa Santa Clara. Then umuwi, nag-UP College of Law. Abogado na po siya. Aba. She's a bar passer. Hindi naman siya aktivista. Mukhang medyo naging, no? Yung pag-iisip niya. Eh baka mag-anti-nuclear yan. Hindi naman siguro. Hindi siguro. Hindi po siguro. Kasi nakikita niya. Anyway, punta naman tayo. Meron magandang segment dito. It's a game. Okay. So magpapakita kami ng mga larawan. Tapos, bibigay ko sa itong mga emojis ang tawag dito. Okay. Are you familiar with the symbols? Kung yes, yes po. Ito? Yes. Papakitaan ka namin ng picture dyan. And dito yung camera. Okay. Then, give us your reaction. Pwedeng damihan mo ang reaction mo. Pwede ka rin mag-komentaryo kung gusto mo. Ano ba ang ibig sabihin nito ulit? Care. Ha? Care. Okay. Ito, ano to? Surprise. Wow. Wow. To thumbs up. Sad. Angry. Okay. Okay. Oh, ito na, marami yan. Yeah. First photo. Ito. Sino ba yan? Sino ba? Ito. Ito. Ayan. Ito. Ano ulit ito? Ito. Ayan. Ay, lahat. Ayos. Oh, ma'am. Ayan, ha? Tatlo yan, ha? Tatlo. Ayan. Ang ganda pa ng suit niya, green. Ah, yan. Antenyo player ba yan? Yeah.
Eto. Ano yan? Malungkot. Kulang ang nangyari. Pero in fairness, no? In fairness, masaya rin ako dahil okay, konti nito. Nito. At saka nito. Kasi kulang. Pero kung hindi naman sa kanya, hindi naman napirbahan yung 164. Okay. Hindi naman na nagkaroon ng nepyak, hindi nagkaroon ng ano. So okay, but I think more could have happened. Okay. Yes. Next photo. China. Ah! Okay. Sister-in-law pala. Ito. How is she coping? She's coping, but she's devastated. Well, yeah, sad, you know, they were only how many weeks married when. Pero ako shock na shock ako. Yeah, and you know when Charlie decided to marry her, he asked me to be his best man. Okay. And I started to get close to my brother because we were not that close before. But I started to get close, and I really felt his loss. When he got the stroke, parang na-cut short yung dapat second chance namin. No? And China was a facilitator in that relationship. So, yeah. I think she's... I hope she has a happy life. I hope she gets another chance at finding a good companion and becoming happy with her life. Yeah. Next photo. Ayan, si Ma'am. What am I going? Imelda. Eto, ayan. Oh. Okay. Okay. Thumbs up. So good. The first lady. What's your momentous moment with Ma'am Imelda? Nung nasa aeroplano kami, papunta. Yeah. Bit-bit ko yung isa, bit-bit ng asawa ko yung maliit, bit-bit ko yung mas malaki. Eh talagang ano na kami, we were really sad. She was the one who cheered up the crowd. I mean, not the crowd, the group. Yeah. In the plane. Yes. Baliwala sa kanya eh. Parang normal. I mean, she was not depressed. A lot of us were depressed. She was not depressed. But they say she accepted the fate. Yes, and she knew how to pick us up, no? So, yun. Next photo. Ayan. Yung kamukha-kamukha mo. Shoes that I cannot feel. Taught me how to love people. Taught me the value of hard work. No? This is the only sign I have for him. Yeah. You miss him? Yes. Because you don't realize what you lose till you lose it. No? Yeah. And dati may sasandalan ako. Ngayon ay wala na. What's the greatest lesson you learned from him? The value of trust. Trust? Yes. Once he gave me money to fix one of his cars, and I blew the money. I never felt so bad with myself because of that experience. And I've always tried to make it up. Also, you know, the value of trust. Next photo, please. There. Well, this is a hard show. Hard show. Okay. We haven't even started. Okay. This. Upwards. No? Who would have thought that a housewife would be become the president? Sana you didn't make it so hard for us. You know, she canceled the passport of my brother, who wanted to finish his college in Sophia University in Japan. He couldn't finish because he couldn't travel. Maybe a little of this. Maybe a little of...
a little bit of this. Not much, but a little sad. Bit. Yeah. Because it didn't have to be that way. My father has always been protective and fair with their family. It didn't have to be, you know, everything we owned was taken from us. Mm-hmm. Up to now, this, you know, the house that my father inherited from was gifted by his mother is still sequestered up to now. The house? Yes. Not the one in Balete? Yes. That one? Yes. I pass there every day. Everything, no? So, why? She knows naman where it came from, no? Hindi naman kami mahirap before Marcos. Diba? Oh, definitely, so, yes. Yeah, so we have the same roots from the Cahuangco side anyway. They had their own beliefs on what was good for the country. We had our beliefs, but they were sincere beliefs. So why couldn't she empathize more with her blood? That's what I, you know, but it's past, it happened, and you accept it, no? So, yeah. Congressman Mark, kanina may mga binanggit ka kay late Cory Aquino. Yes. Meron ka bang gustong idagdag in relation to nuclear? Yes, nung nag-decision siya na hindi patakbuhin ang BNPP, na i-mothball, nakapalibot sa kanya ang mga ideologically driven. Okay. Na meron din na pro eh. Like Winnie Monsod, no? Uh-huh. Who saw the economic benefit. Na overrule po siya ng mga ideologically driven. So, she signed an executive order mothballing the BNPP. Ngunit, in fairness to her, pumirma din siya ng another executive order ordering that a budget be given to maintain the BNPP. And in fact, that's the basis for the budget today. The 50 million budget today is because Cory, not wanting to decide for future generations, left it to us to decide whether we want to eventually use BNPP or not. So she allocated funds. So that is her saving grace. Exactly. Okay. She cares for the people. Well, I don't believe that she was technically advised properly, but goes to show that kayo mag-decide niyan. Okay. Maraming salamat, Congressman Mark. Thank you. Marami kaming natutuhan. Salamat. At the same time, nakakatuwa yung mga kwento mo, pati yung mga reaction mo. Anyway, exactly. Maraming salamat, yeah. Congressman, yes. Mark Cahuangco. Babalik po ang Counterpoint. At sa ating pagbabalik, papakinggan naman po natin ang kwento ng isang may rare disease. Ngunit sa kabila nito'y isa po siyang naging abogado. Babalikan po natin, pakinggan po natin ang kanyang kwento naman. Hanap niyo ba ay latest news? May rollback! Palitan po ng piso. Eh, pampa-good vibes. Sabi ni Patty, mag-jacket ka. Sa akin buhay. Na yung perlas mo. Sure. Basta balik mo. Maiinit na diskusyonan? Nasa kustodiyan na niya eh. Nakapurantong ka lang, ano? Lahat yan, sagot namin mga suki. Kaya samahan niyo kami Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa paborito niyong morning habit. Ano sa palagay niyo? Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m.
Sa Pilipinas, malaki ang problema ng bansa sa kawalan ng trabaho. Sa pinakahuling labor force survey, may 5.2% o 2.6 million na mga Pilipino ang walang trabaho. Ayon sa International Labor Organization o ILO, ang unemployment rate ng taong may kapansanan sa Asia-Pacific region ay kadalasang doble kaysa sa pangkalahatang populasyon at kadalasang lumalampas sa 80%. May provision ang Republic Act 7277 o Magna Carta for Persons with Disability at lalong pinalawig sa inamyendahang bersyon nito na Republic Act 10524 na nag-uutos na dapat hindi bababa sa 1% ang ilalaan para sa mga taong may kapansanan sa lahat ng mga posisyon, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, opisina o korporasyon. Bagamat may ganitong mga pagtatangka ang pamahalaan na tulungang maempleyo ang mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng polisiya na bigyan ng pantay na oportunidad sa trabaho, isang hamon pa rin para sa kanila ang accessibility at inclusivity ng mga opisina, pagawaan o lugar hanap buhay. Let's talk about persons with disability in the workplace. Pag-usapan po natin yung may mga kapansanan pero nagtatrabaho. At dito po sa Counterpoint, bukod sa pagbibigay kamalayan o awareness sa mga taong may kapansanan, aba, eh, nais din po natin ipakita sa inyo ang mga istorya na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at empowerment. Tonight, we will talk to a lawyer that works in the office of the Solicitor General. She is an artist, a deaf interpreter, and an inspirational speaker. Please welcome Attorney Jessica Sikihor Magbanwa. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Jessica. Magandang gabi po, Sal. Now, can you tell us about your condition? I was born with spina bifida with club feet. Nakaganon po yung paa ko when I was born. Then through a series of operations, medyo na straight na siya. Okay. I can actually walk with my leg braces. Kailan nangyari na naayos? Series of operations. Siguro mga 10 na siguro. 10 years old ka na. Mm. Yes, sir. Ano naman ang naging kalagayan mo when you were growing up? I could say that I had a very normal childhood. Okay. Normal, ha? As in normal. Nakikipaglaro pa rin ako sa mga bata sa kapitbahay. Kaya lang, siyempre, pagtakbuhan na, naiiwan ako. Because of the condition of your feet. Yes, I see. Teka muna, ikaw ay isang abogada. Ano naman ang nag-inspira sa'yo para maging isang abogada? Kasi nung kahit maliit pa ako, nakikita ko na kagad yung discrimination ng mga tao. Mm-hmm. Against persons with disabilities. Iba yung tingin sa'yo eh. Pag tinignan ka kagad kahit di sila nagsasalita, alam mo na parang iba yung pagkatingin nila sa'yo. Okay. Tsaka syempre makikita mo rin how they treat you na kakaiba kesa sa how they treat other people. So, na-realize ko siguro maybe if I could become a lawyer, people would start to really look at you differently. Yes. And treat you differently. Pay me more respect. Anong naging mga hamon sa'yo habang lumalaki ka at nakita mo yung tinatawag mga diskriminasyon? Mm-mm. Actually, it's really very difficult kapag yung discrimination na kasi emotion na yung nasasaktan masyado. So, nag-focus ako sa ibang bagay. And I was a working student. I was a stenographic reporter for an RTC Anong in Pasay. RTC Pasay, yes. Okay. And then, working student. But saan ka ba nag-aral? Arellano University. Arellano, okay. So, but unfortunately, medyo nag-suffer yung health ko. In my senior year of college of law, I was found to have a parang end-stage renal disease. Because nung the dorm ako, I usually eat mga instant
noodles. Okay. Yung mga bawal, yung mga mataas yung sodium. So, nag-suffer yung health ko. I was dialyzed. Nagkaroon ako ng dialysis. Mm. And then, eventually, I had a kidney transplant in 1999. Was there a time when you were growing up and then you had this perceived discrimination? Meron bang oras na sinabi mo sa sarili mo na ayoko na, I wanna give up? Hindi naman, wala bang ganun? Never. Never? Never. Talagang tinanggap mo, ha? There was one time, I guess I almost did that. I was parang naging allergic ako sa dialyzer during dialysis session. Okay. So I was having seizures during dialysis. Mm. So at that time, hindi na natuloy kasi I passed out. So when I woke up that night, talagang hinahina ka na, malapit na, parang feeling mo na talaga. So I prayed to God, I said parang if this is it, na I nag-thank you na ako, I thank God for my parents, for my brothers and sisters, for all the people I love. Then I closed my eyes, but in the morning, I was told by my nephro that the kidney transplant will push through because my sister and a brother had a perfect match kidney for me. So that's the first time. So ang donor mo pala eh, sibling. Yes, that's the first time daw na nangyari na may nagpa-matching na parehong perfect match. So that's it. And the rest is history. Right now, 22 years na yung kidney. Oh. Yes. Kumusta naman ang condition sa workplace mo? Do you feel discriminated against? They've taken you and welcomed you? Of course, I was welcomed with open arms in OSG. Ano yung treatment sa'yo? There were times that you meet strangers. Ah, okay. Actually they do, they comply with the law, the accessibility law. There's ramp there, elevator, everything na it's in the BP 344. Did you feel they're protective of you in the workplace? Yes, of course. And they don't really treat me differently. Parang they treat us fairly. Eh, sa tingin mo ba, given your situation, how should people with disabilities be treated in a workplace? They should be treated the same way they are treating other people. And also, there's this what we call reasonable accommodation. That means if they know that you cannot possibly do something na yung physical, they have to make adjustments for you. That is the meaning of reasonable. What is your suggestion para yung workplace maging more welcoming, atmosphere is? Access facilities should be installed, of course. And they make sure that there is always a pathway for wheelchair users and for those using crutches. Para hindi sila mahirapan. Meron namang batas no, pero nagpupunta ako sa mga ibang lugar. Hindi ko rin nakikita na dapat yung mga persons with disability. Merong daanan para sa kanila. Eh, meron nga akong sister-in-law, kaya bubuhatin pa namin. Kasi nga, walang yung pinunta na restaurant, walang dapat na daanan ng mga kagaya ninyo. Now, ano bang sa tingin mo, payo mo sa mga tao naman na may na mga handicap, may disability, na gustong magtrabaho? Ano pwede mong ipayo sa kanila? Make sure they are qualified when they're applying. And make sure that they're applying for a job that they would like. Hindi just for the sake of having a job lang. So, that's it. Sometimes kasi some person with, porket meron siyang disability, you should hire me. That is really not encouraged. You make sure you're qualified before you apply for any job for that matter. Otherwise, it will be very difficult for the person himself also. And just be more assertive. Kasi pag nakita nung ina-applyan mo na parang nahihiya ka, na parang feeling mo, baka hindi ka tanggapin, wala siyang confidence. I think that's very important when you're applying for a job. You have to be confident and assert your skills, your competencies. Sa iyong pag-iisa, pag ikay nananalangin, anong sinasabi mo sa dakilang lumikha? I thank Him for the life He's given me and for giving me the chance to be an inspiration to other people. Hopefully, I can do everything na He really wants me to do here in this lifetime. During your growing up years, nung meron kang kapansanan, was there a time that you questioned the Creator? Naman ako. Maybe when I was small. Ah, when I was small, I think I asked that. Mm-hmm. Na
na why me? Pero ako rin yung sumasagot sa tanong ko usually when I pray. Ah, siguro alam mo kaya ko, kaya binigay mo sa akin. Oy, maraming salamat, Attorney Jessica. Thank you very much, sir. Sa iyong inspiring story, I'm sure yung mga nakikinig sa atin, may engaño, may inspire, at bibilib sa iyo. Thank you, maraming sir. Salamat. Thank you very much. Thank you po. Mabalikin po kayo ng Counterpoint after this short break. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Abangan ang special episode ng Saganang Mamamayan na magbabalik tanaw sa unang sangdaang araw ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. Tatalakay ang pag-usad ng mga pangakong binitiwan. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Susuriin ang mga naging kaganapan at lilinawin ang mga plano at aksyon ng administrasyon. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Usapin pang-agrikultura. Napipilitan tayo mag-import, ngunit tiyakin natin na yung importation hindi naman sobra doon sa pangangailangan. Ekonomiya. I'm pleased that the focus of the MSME Summit, our post-pandemic recovery and the promotion of digitalization. Kahirapan, problemang pantrapiko at pangkapayapaan. To resolve the conflicts that we have. And one of the ways that I have consistently suggested is that we have our relationship not only on one dimension. The first 100 days, ngayong Lunes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Sana po ay marami kayong natutuan sa gabing ito at nalaman sa mga di umanong mga panganib na nanggagaling sa nuclear energy. Sapagkat sa mga paliwanag sa atin, mukhang ako lang mismo nagliliwanag ang aking isipan. Tandaan natin, kung hindi po natin masusolusyonan ang issue sa mura at ligtas na pagkukunan ng enerhiya sa bansa, maniwala kayo, magiging madilim ang kinabukasan ng ating bansa. Join me again next week as I engage with the most prominent and controversial personalities in this country. Ako po si Salvador Sal Panelo at ito ang Counterpoint. Thank you.
This program is supported by Northern Cement, pangarap ng Pilipino. Hangarin